Good morning po sa mga kaibigan natin dyan sa Hito Kaalaman. Si Pards pong muli ito at magbibigay na naman po tayo ng kaunting tips at mga idea patungkol dito sa pag-aalaga ng hito, patungkol dito sa pagpapaanak at pagninegosyo ng hito. Okay? Nandito po tayo ngayon sa ating day 1. After po ma-hatch yung ating mga pinaitlog o mga pinapisa, after po nilang magpisaan, after po nilang ma-hatch, ngayon po ay nasa day 1 na po tayo. Okay? So kapag na-hatch po sila, ang araw po na yon ay day 0. Tapos bibilang po kayo ng 24 hours. After mapisa, bibilang po kayo ng 24 hours. Tapos ang pag-uumpisa po ng day 1 ay sa pagkatapos po ng 24 hours. Okay? So nasa day 1 na po tayo ngayon. Yan. Pakita ko lang po sa inyo ito. Itong ating mga prey. Yan ang ating mga prey. Yan. Sige po. Yan. Palibot po sila hanggang doon. Nakapalibot po sila. Estimate ko po nasa ano ito. Estimate ko lang naman po, estimate lang naman. Nasa 30 to 40,000 po. Yan. Itong mga pinapisa natin dito. Pero estimate lang naman po 'yun ha. So 'yun po ay delikado pa po at mababa pa po kasi ang survival rate nitong mga prey. So dapat i-monitor po talaga natin. Tama po. Monitor po natin araw-araw. Yan. So sa 40,000 na 'yon. And siguro ang mabubuhay lang po doon ay mga 60 o 50% lang po. Opo. 60 o 50% lang po dahil nandiyan pa po yung magkakainan sila. Hindi pa po natin malaman o hindi po natin yun nga, may isip. Baka sa isang araw magkapunggo sila, tamaan sila ng peste. So yun, dapat i-monitor natin. At estimate natin na mga expect na natin na mga 50 to 40% lang po ang mabubuhay sa mga napahatch natin ito. Yan, kaya yung iba talagang madami silang breeder. Kaya yung iba talagang sobrang dami na kanilang pinapaitlog o pinapapapisa. Dahil, yun nga po, sa kapag magpapisa ka, hindi naman po lahat mabubuhay. 40, mga 50 to 60%, mga ganun po ang mabubuhay. Minsan 30 pa nga eh. 30% eh. Yan, expect po natin yung mga ganung bagay, mga ganung pangyayari. Maaring tamaan sila ng fungus, maaaring tamaan sila ng bakterya. So dapat po nasa tamang pag-aalaga, tamang monitor po sa araw-araw. Yan. So ngayon imo-monitor natin yung kanyang temperature. Ngayon po ay alas 8 ng umaga. So imo-monitor natin yung temperature niya at yung pH level. Yan. Ganda tingnan ng mga prey kapag malulusog, masisigla, mga active. Yan, medyo may nakakalusot pa rin talaga na nasikat ng araw eh. Nakakalusot pa rin dito sa ginawa kong harang. Yan, so ngayon mo-monitor natin kanyang temperature at ang kanyang pH. Yan. Ito po yung aking monitoring logbook. Yan. Day 0, yung sinasabi ko nga po nung napisa po sila. Yan.
Tapos ngayon kukunin natin yung temperature niya. So ang temperature niya ngayon, water temperature ha. Medyo malabo. Nasa 28 degrees. Okay. Nasa 28 degrees Celsius. 27 pa nga yata eh. 27 pa, so bumababa. Bumababa yung ating temperature. Lumalamig. So kailangan buhayin ulit yung water heater. Bubuhayin po natin ulit yun. 27. Sulat natin dito 27. Bumababa. So napaka-importante po na i-monitor niyo po palagi itong temperature, dahil kapag sa paglamig po ng tubig, mataas po ang buhay ng fungus. So maaaring mabuhay po sila. So maaaring tamaan po sila ng fungus. Kapag malamig po ah. So ngayon po, i-check natin yung acidity ng tubig. Okay? So kapag masyado pong ma-acid ang tubig po ninyo, mamamatay po ang mga fingerlings. Mamamatay po ang mga prime, mamamatay po ang mga hito. Opo, hindi po sila mabubuhay kapag ma-acid ang tubig. So, paano natin malalaman na kapag ma-acid ang tubig? Una, sa pamamagitan nga nito, i-check natin. Pangalawa, dapat ang acidity niya ay nasa 4. 4 pababa. Yan, ma-acid po yan. So, hindi po pwede yung tubig nyo kapag ganun po ang sukat ng pH level. Hindi po pwede dito sa mga fry at mga fingerlings. So, i-check natin yung acidity ng tubig gamit itong pH meter na nabili ko sa online. Yan, mura lang po ito. Nasa mga 250 something lang po ito. So, napakahalaga na meron po kayo ng ganito. Yan. On lang. I-on lang natin siya. Yan. Hintayin lang natin na mag-0-0. Yan, napaka-active po ng mga prime natin ngayon. Yan, nag-0-0 na po siya. Sulubog lang po natin itong ilalim na parte. Yan. Hintayin lang natin na mag-stable siya. Okay, so 7.17 ang kanyang pH level. So pasok pa naman po, pasok pa naman. pH level. Yan. So ang standard po natin ha, nasa 6 hanggang 8 lang po dapat. Po pwedeng pumalo ng 9. Pero dapat hindi po aabot ng ganun. So mataas naman po ang alkalinity kapag ganun po, kapag umabot po ng 10 pataas. So hindi rin po aari
O hindi rin po pwede sa tubig po natin, sa mga fingerlings po natin yun. So dapat ang tubig po natin ay neutral lang. Aabot lang po siya dapat ng 6 hanggang 8. Pwede po mano ng 9. Pero much better kung 8. Okay? pH 8. Check natin yung ating mga fry. Check natin. Yan. Dito sa parting to madami. Yan, tapos dito pa. Yan, halos palibot po yan. Halos palibot po yung mga fry na yan. So, nakapalibot lang po sila dyan. Kagaya nito. Yan, nasa gilid lang. So kapag mga ganito po, ganito pa po ang itsura. Sandali, kukuha tayo ng kaunti. Kukuha tayo ng kaunti gamit itong tasa. O isa lang, kahit isa lang. Yan, kapag ganyan pa po ang itsura na may kulay green pa sa kanyang tiyan, huwag nyo po munang papakainin. O huwag po muna kayong magpapakain kapag ganyan po. Dahil yung kulay green na yan na nasa kanyang tiyan, yan po yung magsisilbing pagkain niya sa loob ng 3 hanggang 4 na araw. Okay? So huwag po muna, kapag napisa po siya, day 0 po yun. Day 0, kinabukasan pa kayo magde-day 1. So day 1, day 2, day 3. Sa day 3, pwede na kayo magpakain. Yan. Huwag po muna kayo magbibigay ng pagkain niya, kahit anong pagkain, kapag napisa po siya, o sa loob ng day 1 or day 2. Hanggat meron pong kulay green na nasa kanyang tiyan, yan po yung magsisilbing pagkain niya. Huwag po muna kayo magbibigay ng pagkain. Okay. So yan po siya. Maliksi po, maliksi. Balik na natin. So yun po ang tips natin para sa araw na ito, para sa video na ito. So yung mga ibang tips sa next video po natin. At yun nga po, sabi ko nga po, meron nga po tayong Facebook page, Hito Kaalaman. Kung gusto nyo po akong makontakt ng mabilis, o kung gusto nyo po akong tanungin at ma-replyan po kayo ng mabilis, meron po tayong Facebook page na ang pangalan din po ay Hito Kaalaman. Yun po. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at patuloy na nanonood. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat.